Basketball lovers, good day para sa inyong PBA update. Sa paparating na October, merong anunsyong inilabas na ikinagulat ng maraming team sa PBA at mga fans. Dahil ayon nga kay Commissioner Willie Marshall, instead na sa Philippine Cup or ang paparating na October ay ang Philippine Cup, ay hindi na ito matutuloy. Sa halip, papalitan ito ng Commissioner's Office ng Commissioner's Cup Finals. So, ibig sabihin, ang mga team na papasok sa paparating na Governor's rather Commissioner's Cup ay meron ng mga import na kung saan merong height na 6'9". Ayon nga sa report, isasama daw sa nasabing Commissioner's Cup ang Bay Area Dragons at pinaplansya na kung kailan nga magsisimula ang nasabing konferensya. Ayon nga sa report, malaki ang tsansa na ang Bay Area Dragons ay babawi para sa Barangay Ginebra San Miguel. At sa halip na dalawang import ang kanilang ipapadala, isang import na lang ang pupwede sa pagkakataon ito para nga maging patas sa mga PBE team. At ayon sa report, malaki ang posibilidad na magpapakawala ang Bay Area Dragons ng kanilang dating import at kumuha ng bagong at mas malakas na import. Kaya naman malaki ang tsansa na ang import na si Nicholson, rather si Andrew Nicholson na kung saan ginamit nga ito sa finals ng Bay Area Dragons ay posibleng pakawalan na rin nila at baka posible isa-isa sa mga team sa PBA ang kumuha dito. At ayon nga sa report, malaki ang posibilidad kung hindi kukunin ito ng Bay Area Dragons ay kukunin nga ito ng San Miguel Vermin dahil nga hirap na hirap ang San Miguel Vermin kumuha ng import pagdating sa Commissioner's Cup at target nga ito at nakikipag-negotiate na daw ang San Miguel sa kampo ni Andrew Nicholson. Si Andrew Nicholson, huling nakita sa Commissioner's Cup na maganda ang kanyang naging performance. Almost triple-double ang nasabing import ng Bay Area Dragons. Merong outside shooting, merong passing ability at merong low post ability na kung saan hirap na hirap ang magbabantay dito. Kaya naman napaganda ng kartada ng Bay Area Dragons. Malaking tulong ito kung makukuha ito ng San Miguel Vermin, especially magkakaroon si Junmar ng tandem sa ilalim at mas lalong lalakas ang San Miguel Vermin kung makukuha nila si Andrew Nicholson. Sa future ng SMB, maliwanag na maliwanag kung matutuloy ito. Samantala, marami nga ang nagulat nang hindi na pumirma ng extension contract ang guard ng Phoenix Fuel Masters na si Encho Serrano. Ayon sa report, inoperan ito ng Phoenix Fuel Masters ng 2 years contract extension. Instead na pirmahan ito, iniklaim ito at hindi na nga naglaro pa sa PBA at lumipat ng ibang liga, which is ang MPBL na kung saan nandoon ito ngayon sa Pampanga Lanterns. Ang nasabing team sa MPBL na Pampanga Lanterns, ang pagmamay-ari nito ang team governor or team manager ngayon ng Converge Fiber Xers na si Governor Pineda. At ito rin ang mayroong hawak or handler kay Encho Serrano. Kaya naman, malaki ang posibilidad ayon sa report na instead kung magbabalik ito sa PBA ay malaki ang tsansa hindi na ito magbabalik sa Phoenix kundi sa Converge Fiber Xers. Ayon nga sa report, noong nakaraang taon pa pala ito inoperan ng Converge Fiber Xers para ma-trade pero hindi pumayag ang Phoenix Fuel Masters. Kaya naman, instead na pumirma ito ay lumipat na nga ito sa Pampanga MPBL team. At sa halip daw, under negotiation na ngayon ang trade transaction ng Converge at ng Phoenix para nga hindi na magdalawang isip at hindi na manghinayang ang Phoenix Fuel Master sa right nila kay Encho Serrano. Napakaganda ng ipinakita ni Encho Serrano nung nakaraan konferensya. Nag-average lang naman ito ng 15 points per game.
5 rebounds at 3 assists. Isa ito sa mga sinandalan ng Phoenix Fuel Masters simula nang iniwan ng Phoenix Fuel Masters ni Matthew Wright. Kaya naman si Incho Serrano na ang nagiging go-to guy ng nasabing team nang nawala si Matthew Wright. Pero sa pagkawala ngayon ni Incho Serrano, malaking puwang ang kanyang iniwan at hindi pa alam ng Phoenix Fuel Masters kung sino ang magiging kapalit nito na magiging go-to guy ng nasabing na team. Ano sa tingin nyo? Dapat nga bang bumalik sa PBA si Incho Serrano at bakit nga ba hindi na ito pumirma ng extension contract? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Lucky Alon, Ronald Bersubidad, Anthony Lucky Alon at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.